Dapat ako pinakamahal mo sa lahat. Mas mahal mo ako sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa lahat. Ang gagawin mo, kung talagang mahal mo si Lord, mamahalin mo si Lord sa paraan na gusto niya. Obedience. Sabi niyo, obedience. Sinabi ko na sa inyo kung paano mahalin si Lord, anong hinihingi ni Lord at paano siya mamahalin. Nasa sa inyo na yan. The ball is in your court now. Yan yung pagmamahal na tinatanggap at hinihingi ni Lord. At kung mahal mo si Lord, wala kang katalo-talo dyan. Maiksi lang itong pag-uusapan natin. Ayan, tapos na. Okay. Dala niyo yung mga Bibles nyo. Okay, Matthew chapter 10, verse 37. Isa ito sa mga Bible verses na talagang sobrang importante pero sobrang naabuso. Okay? Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Sa mabuting balita, Biblia, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Okay, yan. Itong verse na to, kaya ito yung napili kong ibigay sa inyo kasi unang-una, mai-encounter nyo to eventually, okay? Tapos maraming mga mali ang paggamit dito. Okay? Sinabi to ni Lord kasi ina-anticipate niya magkakaroon ng mga disagreements, no, at ng division sa family tungkol sa kanya. Kasi mga Hudyo silang lahat. Okay? Tapos nung dumating si Jesus, kinokorek niya yung mga maling interpretations ng mga Pharisees. Okay? Kasi marami talagang dinagdag yung mga Pharisees na sobrang pahirap sa tao. Tapos kiniklaim niya na Diyos siya. Kiniklaim niya na siya yung anak ng Diyos, siya yung nasa prophecies. Tapos sabi niya sila Moses, yung mga prophets, lahat yan nung sinulat nila tungkol sa akin yun. So syempre, yung mga nabuhay sa panahon niya, ayaw maniwala. Okay? Yung iba na akita na ng signs na katakot-takot, ayaw pa rin maniwala. In fact, binabasa ko lang kagabi sa Book of John, ang isa sa mga pinaka talagang sobrang solid na sign na ginawa ni Jesus para patunayan na siya yung anak ng Diyos na bumaba sa lupa, eh binuhay niya si Lazarus on the fourth day. Sa Jewish tradition, naniniwala sila na on the first 3 days, yung kaluluwa ng tao andyan pa sa paligid. On the fourth day, nasa Sheol na siya talaga. Nasa afterlife na siya. Hinintay ni Jesus mag 4 days bago niya balikan si Lazarus. Para patunayan sa mga Hudyo na kahit nasa afterlife na si Lazarus, kaya niyang ibalik. Wala na siya dito sa earthly realms, yung kaluluwa, wala na. Nandun na talaga sa kabila. Hindi mo na yung Diyos lang ang kaya nun. So ginawa niya, pinabalik niya. Kaya nagtataka yung iba eh, bakit hanggang 4th day, ba't hindi nalang, hinintay niya yun eh. Di ganyan nangyari, di nabuhay si Lazarus. Di ang dami ngayong naniniwala kay Jesus. Nagalit, lalong nagalit sa mga high priest. Ang usap-usapan nila sa council nila sa Sanhedrin. Sabi, ano lang ginagawa natin? Ang dami nang sumusunod sa kanya. Dahil dyan sa ginawa niya, binuhay niya si Lazarus. Ano ginagawa niyo? Ang dami niya nang pinakitang sign. Pag naniwala na sa kanya lahat, ang mangyayari diyan, pupunta yung Roma dito, yung mga Romans dito, tapos kukunin nila government natin, mawawala yung status natin, kukunin nila pati yung bansa natin. So yun ang concern nila. Hindi man lang nila naitanong na sandali, ang dami ng signs na ginawa, baka nga totoo. Kasi nung una nilang na-meet si Jesus, nung mga wala pang signs, hingi sila ng hingi ng sign. Nung nagbigay ng sign si Jesus, sabi naman nila, eh pag naniwala na sa kanya, lahat mawawala sa atin, yung status natin, madidisrupt yung status ko. Maraming tao ganun. Pinakitaan na ni Lord ng lahat. Kaya lang ayaw bitawan yung paborito niyang position, paborito niyang kasalanan, paborito niyang lifestyle. Okay? Meron ako nakausap dati, friend ko, pinag-usapan kami moral issues. Di pinakita ko sa kanya lahat ng detalye kasi matatas, matalino. No? Di in-engage ko yung argument niya at pinakita ko, friend ko naman, no, nag-uusap lang kami, pinakita ko yung details sa kanya. Alam nyo, sabi niya, tanong nyo ano, thank you for showing me all these details but I'm still not changing my mind. So ibig sabihin, bago pa dumating yung sign, nag-decide na ako eh. Parang halimbawa, pumunta ka sa lugar ng isang mamahaling damit pero alam mo namang hindi ka bibili. Pero pumunta ka lang doon, di ba? Tingin tayo dito. Tapos nakita mo isang sapatos, wow, ang ganda! Magkano to? Sabi sa iyo, 20,000. Wow! White? May red kayo niyan? Meron po. Wow! May black kayo? Wala po. Sayang, black yung gusto ko eh. Bibili sana ako eh. Okay? Alam niyo ang ginawa ng mga ano, ang mentality ng mga ano, ng mga kalaban ni Jesus? Alam niyo gusto nilang gawin kay Lazarus? 'Di ba binuhay ni Jesus si Lazarus? Alam niyo ang usap-usapan nila tungkol kay Lazarus? Dahil diyan sa Lazarus na 'yan, ang dami nang sumusunod kay Jesus. Ano gusto nilang gawin kay Lazarus? Patayin ulit.
Gusto nilang patayin ulit si Lazarus. Kaya napansin nyo, nung nabuhay si Jesus, hindi siya nagpakita sa mga kalaban. Hindi siya nagpunta sa office ni Caiaphas. Tapos sabi niya, Caiaphas, ano na? Hindi. Bakit? Ang gagawin ni Caiaphas, papatayin siya ulit. Kasi nakapag-decide na yung tao na kahit anong mangyari, kahit na totoo na ikaw yung anak ng Diyos, wala kaming pake. Naintindihan niyo? Okay, kayo, nandito kayo, alam ko nag-decide kayo. Pero na lang kung talaga nahatak lang kayo dito ng crush ninyo, okay? At hindi kayo makatanggi. Hindi ko kayo masisi, pero gusto kong sabihin sa inyo, walang aksidente sa Diyos. Okay? Ngayon, pupunta tayo doon sa binasa natin kanina. Kailangan nyo to, okay? Yung mga matatagal na sa church, ginagawa itong ano ginagawa itong loophole, okay? Pag sinabi, church na naman, araw-araw ka na lang dyan sa church, hindi ka pa nagsasahing. Nagpapatulong yung nanay mo, kaso may schedule sa church, lagi ka naman nandun, ayaw mo umabsent, minsan nasa ospital na, ayaw mo pa rin puntahan, sasabihin, mas importante si Lord kaysa sa nanay ko, yung nanay mo pupugak-pugak na sa ospital. Yung iba naman, pag church naman ang hindi nakaintindi, sasabihin, ano mas importante? Si Lord o yung magulang mo, o si Lord o yung trabaho mo, lagi kang pinapapili. Dati sinabi sa akin ng nanay ko, kasi ano ko youth pastor ako, tapos drummer ako sa church for a long time, tapos nag full time si Papa, ako na ang nag-work. Ang work ko, events, Friday, Saturday, Sunday, entertainment yun eh. Kasi pag tutugtog ko na Sunday, kailangan nandun ko na Saturday, tama? Wala na. Yun na yung trabaho ko Hindi ako pwede mag-minimum. Isa lang ako nagtatrabaho. So, yung mga kapatid ko nag-i-enjoy sa ministry. Yung kapatid ko isa worship leader. Yung kapatid ko isa tambourine dancer. Tapos yung papa ko nag-full-time evangelist siya. So, ako nag-work. Nagpaalam ako dun sa pastor ko na, Pastor, mag-work na po ako. Sabi niya, sige, sa Wednesday tsaka sa Friday ka na lang. Meron kaming Wednesday tsaka Friday. So, dun ako madalas mag-speak. Pero hindi na ako makatugtog. Hindi na ako makapunta ng Sunday. Pero Wednesday, I make time for it. Alam niyo, sabi ng nanay ko sa akin, anak, kailan ka babalik sa Lord? Sabi ko, ma, anong kailan ako babalik sa Lord? Hindi mo ako nawala sa Lord. Hindi ka na nagpupunta ng Sunday, ma. Ako yung naglalagay ng pagkain sa mesa, di ba? Kanino galing yan? Kay Satan? Hindi ako payag. Yung kinakain natin, galing kay Satan? Hindi ako payag. Hindi mo naman pwede patayin lahat ng industry pag Sunday. Naintindihan ko na kailangan nating i-prioritize si Lord, di ba? Pero hindi mo pwede patayin lahat ng industry pag Sunday. Alam nga naman yung pumapasok sa toll gate, hindi pumasok lahat pag Sunday. Paano kasi simba? Sarado lahat ng toll gate. Naintindihan nyo? Hindi pwede mo patayin lahat ng industry. Kailangan magpapalitan tayo para tayong Lego. Bakit? Kasi inisip niya, dapat ang pagmamahal sa Diyos, pababayaan mo yung pamilya mo. Yung iba naman, dapat ang pagmamahal sa Diyos, susuwayin mo yung magulang mo kasi mahal mo ang Diyos. Pag inutusan ka, wag mo sundin. Dali lang, dali. Okay? Sabi dito ni Lord, dapat mas mahal mo siya kaysa sa lahat. Sa simpleng salita, okay? Hindi niya na-expound ng gusto, pero yan ang ibig sabihin. Dapat, kung susunod ka kay Jesus, narinig ko kayo kagabi, nagsisigawan kayo, I love Jesus. Okay, susunod ka kay Jesus? Amen? Amen? Kung gusto mo sumunod kay Jesus, dapat, ang first requirement ni Jesus, ang cost ng pagiging disciple ay pinakamahal mo si Jesus sa lahat. Okay? Malinaw? Okay. Nung high school ako, nagka-girlfriend ako nung fourth year ako, musician ako. Meron kaming bylaws sa church. Pag lalaki, 21 years up ka pwede mag-girlfriend. So, kung papasok ko sa music ministry, meron kaming rules sa church, pipirma ka doon. Pag ayaw mo ng rules, huwag ka pumasok. Simple, ganun lang, okay? Nagka-girlfriend ako at 16. Nagkaroon ako ng indefinite suspension. Hindi ako makatugtog, pero lahat ng practice, pupuntahan ko. Ang sakit pala nun. Pag first time mo naranasan, ang sakit nun. Tapos kinausap ko yung senior ko sa drums. Kuya, ano sabi ni Pastor? Ikaw lang naman, hinihintay namin. Alam mo naman yung rules natin, di ba? Ikaw lang hinihintay namin. So, anong gagawin ko? Sabihin mo doon sa girlfriend mo, maghintay. Naks, pugi! So, pinuntahan ko siya. Sabi ko, break na tayo. Bakit? Kasi gusto ko tumugtog ulit Gusto ko mag-serve sa Lord Balik na lang tayo pag 21 na ako. So, brinake ko yung girlfriend ko. Ganun, pag meron akong commitment sa Lord, ganun. Yung iba, meron akong struggle sa sarili ko. Totoo. Meron akong struggle. Nagkakagusto ko sa hindi ko dapat magustuhan. Anong gagawin mo ngayon? Sabi mo, susunod ka kay Lord. Di piliin mo si Lord. Ganun lang kasimple yun. Pinapahirapan natin. Kung talagang mali ito, ba't ko nararamdaman? Ganun talaga. Marami kayo nasa aircon, nauutot ka. Iuutot mo ba? Lalo nandun yung crush mo, iuutot mo? Hindi, di ba? Yung pangalang wala pang kinalaman si Lord doon, kaya mong pigilin Pag si Lord na, hindi mo kayang pigilin? Lahat ng klase ng kasalanan, may asawa ka na, nagkaagusto ko sa iba. Di huwag mong piliin yun, piliin mo si Lord. Kasi ang utos ni Lord, di tapos ang usapan. Kaya lang, kaya sa dulo ng kada argument pagdating sa moral issue, sa pop culture, ang lagi-lagi mapapansin nyo, pag wala na maisagot, anong i-question na nila? Walang tama, walang mali. Imagination lang yung Diyos na yan. Walang tama, walang mali. Lagi kong sinasagot sa mga ganyan, ulitin mo nga, walang tama, walang mali. Tama ba yan?
Pag sinabi niyang, oo, oh, edi mali ka. Di may tama tsaka may mali. Yung iba sasabihin, hindi importante ang pinapaniwalaan. Ang importante yung ugali mo. Dapat mahal mo lahat. Tama naman, dapat mahal mo lahat. Pero hindi ibig sabihin nun, naayunan mo lahat. Hinold up ka. Mahal mo ba yung hold up? Pero malulungkot ko. Kawawa naman to ng hold up. Diba? Hindi niya kilala si Lord. Pero ibig ba sabihin, mahalin mo yung hold up? Pero oy, bukas ulit ha. Bukas dito, magkita tayo ulit. Hold upin mo ulit. Magsasama ako ng mga kaibigan para suportahan kita. Diba? Naintindihan nyo? Hindi porke mahal mo, i-endorse mo yung ginagawa. Hindi kailangang ayunan mo lahat ng mahal mo. Alam nyo kayo, mahal na mahal kayo ng mga magulang nyo. Ang daming hindi inayunan ng magulang nyo na trip nyo sa buhay mula nung baby kayo. Kaya lumaki kayo ng ganyan. Kasi kung dahil mahal ka, ibibigay lahat ng gusto mo, mamamatay tayo agad. Alam nyo kung anong trip nyo gawin ng mga baby pa kayo? Tanong nyo ano? Kumain ng diaper. Nagamit! Di ba ganun ginagawa ng baby? Pag tinagal mo yung diaper, gusto niyang kunin, tapos ilalagay sa bibig. Alam ka naman sabihin mo, mahal ko tong bata na to, hayaan mo siya. Kung saan siya masaya. Hindi dahil mahal mo, ayunan mo. Okay? Piliin nyo lang si Lord, ganun lang talaga. Akala ng iba basta nararamdaman mo yun, yun ang tama. Hindi yun. Kasi kung ganun, edi kanya-kanya tayong pakiramdam, mahirap yan. Ang mangyayari dyan, kung sino yung mas maraming pera, sino mas malakas, yun ang tama. Yun lagi. Kasi hindi ka makakapalag dun eh. Sabi niya, ito gusto kong mangyari, ano ngayon sa'yo? Tapos ka na. Diba? Diba? O ngayon, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ha? Sabi ni Lord, dapat ako pinakamahal mo sa lahat. Ito problema dyan. Nakikita ko nanay ko eh. Nakikita mo nanay mo, nakikita mo tatay mo, nakikita mo mga kapatid mo, nakikita mo mga kaibigan mo, nakikita mo asawa mo, kung may asawa ka na, nakikita mo mga kasama mo sa church. Ang hirap nga nilang mahalin, nakikita mo yun eh. Diba? Pero alam mo, sa sarili mo, mahal mo yun. Mahal ko nanay ko. Diba? Mahal ko nanay ko, kahit may disagreement kami ng nanay ko, mahal ko nanay ko. E paano mo mamahalin si Lord ng higit sa kanya? Si Lord nga hindi mo nakikita. Tanong niyo paano? Okay, alam niyo yung love language? Okay, may limang love language, di ba? Sabi ni Gary Chapman. Okay, pero pupuntahan lang natin yung love language ni Jesus. Explain ko sa inyo sa pinakamabilis na paraan kung ano ibig sabihin ng love language sa mga hindi nakakaintindi. Ang love language ay uri ng pag-ibig, pagpapahayag ng pag-ibig na tinatanggap o naiintindihan ng iniibig. Ang problema ito, sa society, sa marriage, sa kahit saan, ito ang nagiging problema. Pati relasyon natin sa Diyos, ito ang madalas pinag-uugatan ng problema. Lahat naman eh, gusto magmahal. Kasi lahat gustong mahalin. Tama? Pag nagmahal ka, hindi binalik. Masakit. Kasi may nawala sa'yo. Alam mo, kahit wala ang ginastos, kahit pairamdam lang, alam mo may nawala sa'yo pag hindi binalik eh. Tama? Kaya masakit, di ba? Yung pagmamahal na yan, hindi ka, ang hirap i-explain yan, ba't masakit? Di ka makatulog, di ka makakain, di ba? Kaya sinasabi namin sa mga estudyante, pag estudyante pa kayo, mag-aral muna kayo, huwag muna kayo magrelasyon. Kasi ang hirap, hindi bawal magmahal, bawal magrelasyon. Gusto mo siya mahalin, eh di mahalin mo, okay lang. Pero huwag kayong magrelasyon. Huwag kayong magrelasyon. Ibig sabihin ng mahal, eh di okay lang, eh di mahal ko siya, gusto kong mapabuti siya, di ba? Amen. Lahat ng ano, may tamang panahon 'yan, lahat. Okay. Okay, so para ang hina ng amen niyo. Kaka-personalan tayo dito, ha. Meron akong kaibigan, namatay at 34, stand-up comedian 'to. Yung video kay Master, alam niyo naman lifestyle ng ganun, di ba? Lakas uminom, lakas magyosi, di ba? 34, nakomatos. Pinuntahan ko siya sa deathbed niya, hinabol ko talaga. Yung gwardiya ayaw na ako papasukin kasi busy ako. So, madaling araw na ako dumating. Sabi, wala na, hindi na visiting hours. Sabi ko, kuya, baka di ko naabutan yung kaibigan ko, baka pagsikat ng araw, wala na yan. So, pinuntahan ko siya, nakakarinig pa. Alam ko na narinig niya ako kasi nung kinausap ko siya, nagtumaas yung heart rate, nag 100 plus eh. Nakahiga siya, parang yung tibok ng puso niya, parang tumatakbo. Kinakausap ko siya, pinag-pray ko siya, tapos niyakap ko siya. Tapos bago ako umalis, sabi ng kapatid niyang babae sa akin, Kuya Ruther, masama loob ko dito kay kuya. Kasi matagal na pala siyang may sakit, hindi niya sinasabi sa amin. Pamilya niya kami. Yung sakit niya, nakuha niya yon sa kanyang ungodly lifestyle. Nag-enjoy siya ng walang boundaries. Okay? True enough, the day after namatay yung kaibigan ko, pumunta ako ng libing. Nakatayo ako sa harap ng coffin niya. Umakbay sa akin yung kuya naman niya. Panganay nila. Umakbay sa akin ganyan. First time ko yung makita. Pero kilala nila ako. Sabi niya, Ruther, salamat sa pagpunta. Alam mo tong kapatid ko na to, sobrang bait nito. Sobrang bait. Sipin mo, 3 buwan na pala yung sakit niya. Hindi niya sinasabi sa amin. Ayaw niya kaming mamroblema. Mamamatay na lang kami pa iniisip. Sipin niyong maigi yan. Yan yung love language. Parehas eh, ng sitwasyon eh. Di ba?
hindi naintindihan ng babae na ganun magmahal ang lalaki. Naintindihan niyo? Ang babae, pag may problema, sasabihin niya agad sa mga taong pinagkakatiwalaan niya at mga paborito niyang tao at mga mahal niyang tao. Ang lalaki, pag may problema, pipilitin niyang lutasin bago niya sabihin. Kasi ayaw niyang idamay. Kung may pagsasabihan siya, yun lang makakalutas. Pag sinabi sa'yo ng lalaki, parang sira yung computer ko, ibig sabihin, marunong ka sa computer. Diba? Okay. Yung mga babae, hindi. Sira yung computer, pag-uusapan lang nila yan. Alam mo ba, sis, nasira yung computer? Ang hirap pala pag nasira yung computer. Naintindihan niyo? Kasi gusto lang nila pag-usapan. Okay? So, yung isa, minamahal siya, hindi niya naintindihan. Yung isa, naintindihan niya. Okay? Yun ang love language. Ngayon, punta tayo kay Lord. Sabi ni Lord, dapat mas mahal mo ko sa lahat. Tanong, paano? Ito ang problema. Maraming Christians, hindi lang kabataan, pati mga leaders. Gusto nila, mahal nila si Lord, pero gusto nila sila masusunod kung paano magmamahal. Sa tao nga, hindi mo pwede gawin yun eh. Magkaagulo kayo eh. Ang gagawin mo, kung talaga mahal mo si Lord, mamahalin mo si Lord sa paraan na gusto niya. Okay, ang gusto kasi natin lang, mahal ko si Lord, paano? Naramdaman ko. John chapter 14 verse 21, ito sabi ni Jesus, "He who has my commandments and keeps them is the one who loves me." Okay, sabi ni Lord sa Matthew, dapat ako pinakamahal mo sa lahat, mas mahal mo ako sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa lahat! Ako pinakamahal mo. Kung susunod ka sa akin, kausap niyo yung mga disciples eh. Kung susunod kayo sa akin, eto, para malinaw ha, dapat ako pinakamahal niyo sa lahat. Okay? Okay po Lord, paano? Ayan, sa John chapter 14, okay? Ang hindi tumutupad sa mga salita ko, hindi nagmamahal sa akin. Anyone who does not love me will not obey my teachings. So if a person professes every time, all the time, I love the Lord, and he knows zero, nothing about the teachings of the Lord, and he is not obedient. Naintindihan nyo? Okay, tama yun. Mag-post kayo tungkol kay Lord. Sabihin nyo, mahal nyo si Lord. Tama yun. Pero ang pagmamahal talaga na tinatanggap ni Lord ito, obedience. Sabi niyo obedience. Si Lord ang may karapatan talaga mag-demand yan eh. Kasi alam niya yung pinakamabuti para sa inuutusan niya. Alam ni Lord yung pinakamabuti para sa'yo. Kaya kailangan mong sundin. Kasi pag hindi mo sinunod, hindi mo siya mahal. Pag hindi mo sinunod, eh yun ang pinakamabuti para sa'yo, may mawawala sa'yo. Hindi sa kanya. Sabi ko kanina, kaya masakit pag nagmahal ka tapos hindi ka minahal pabalik kasi may nawawala sa'yo. Si Lord iba. Pag minahal ka ni Lord, mag-uutos yun. Kung mahal mo siya pabalik, susundin mo. Pag hindi mo sinunod, hindi mo siya minahal pabalik. Pag hindi mo na siya minahal pabalik, masasaktan siya kasi minahal ka niya, hindi mo siya minahal pabalik, hindi dahil may nawawala sa kanya, walang mawawala sa kanya, pero alam niya, sa'yo mayroon. Naiintindihan niya? Gets niya? Malinaw? Okay. Eh, balik tayo doon. Sabi, mas mahal sa magulang. Eh, paano yan? Kaya, importanteng nagbabasa. Importanteng nag-aaral. Hindi pwedeng puro feelings. Sa school nga, hindi mo pwede gawin yun eh. Feelings. Sa engineering, pwede mo sabihin feelings. Sa mga simple equation lang. Alam ba, elementary math, di ba? 5 plus 5. Ma'am, 20! Anong basis mo? Feelings, ma'am! Tingin nyo, tatanggapin ng teacher? Hindi! Kaya kailangan mag-aaral ka. Yung libro na ng teacher mo, may libro ka din. Yung libro ng pastor nyo, dapat meron din kayo. Ano gamit namin? Bible, dapat meron din kayo. Doon sa ibang samahan, ang sasabihin sa inyo, huwag kayong magbabasa ng Bible, nakakabaliw yan. Pag sinabi yan ng teacher ninyo, kami lang magbabasa ng Bible, kami mag-explain, huwag kayong magbabasa, may tinatago sila. Basahin nyo yung binabasa namin. Tapos magtanong kayo, paano yan? Sabi niya, mas mahal ko daw dapat ang sitya kaysa sa nanay ko. Ngayon, tanong mo kay Lord ngayon, Lord, ano bang sabi niyo po tungkol sa nanay, tungkol sa tatay? Ephesians 6:1. O, para muna sa may mga asawa, Ephesians 5:21 onwards. Sabi ni Paul, okay? Sabi niya, "Submit therefore to one another, wives submit to your husbands." Ayan, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Taas po. Okay. Mga babae, palakpakan lahat ng babae. Okay, single at may asawa. Ito ang utos ni Lord. Hindi po ito suggestion. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Wives, submit to your own husbands as you do to the Lord. Hindi yan women submit to the men. Hindi. Hindi babae ka, magpapakasakop ka kahit kanino na lang lalaki. Hindi, magpapakasakop ka lang sa asawa mo. Eh ngayon, kung ba't ayaw mo pasakop sa kanya, eh ba't ka nag-asawa? Ba't mo siya inasawa? Ang dami nanliligaw sa'yo ah. Ba't yan ang sinagot mo tapos ayaw mo magpasakop?
Ito utos sa babae. Diretso, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Tapos, pagdating sa mga lalaki naman, husbands, love your wives as Christ loved the church. He offered, he sacrificed himself for her. O, sa madaling salita, kung asawa ka, sasabihin mo, Lord, sabi mo, mas mahal kita kaysa sa misis ko. Oo, paano po yun? Eh, basahin mo yung utos ko. Ano pong utos nyo? Mga asawang lalaki, mahalin nyo ang inyong asawang babae gaya ng pagmamahal ko sa iglesia, nag-alay ako ng buhay para sa kanya. So kung lalaki ka, ang papel mo sa buhay, mag-alay ng buhay para sa asawa mo. Utos yun, hindi yung suggestion. Kaya yung oras mo sa mga leisure time mo, sa barkada, mababawasan yan. Ipa-prioritize mo na yung asawa mo eh. Hindi siya magiging masama, pero mag-iiba ka ng priority. Naintindihan nyo? Kaya mga boys, boys, makinig. Kung gustong-gusto nyo yung babae, kinikilig kayo tuwing nakikita siya. Okay. Tapos nasa tamang edad na kayo, may trabaho na kayo, okay, magpaalam kayo sa mga pastor at sa magulang. Pero, itanong nyo muna sa sarili nyo, handa ba akong mamatay para sa taong to? Pag hindi, huwag mong I love you-hin. Girls, kung hindi pa kayo handang magpasakop, ibig sabihin ng pasakop ganito, consciously, ibibigay mo sa kanya yung authority over something. Halimbawa, saan mag-aaral yung anak? Han, ikaw ang mag-decide. Ito yung mga option. Ganun magpasakop. Ha? Naintindihan nyo? Pero yung mga girls, alam ko style nyo, mga budol kayo eh. No? Halimbawa, may gusto kayong kainin, hindi nyo naman sasabihin sa amin, gusto kong kumain sa Jollibee. Hindi. Halimbawa, sinabi ng lalaki, parang gusto kong kumain sa McDo. Sasabihin ng babae, ayaw mo sa Jollibee? Gusto mo yun, di ba? Ibig sabihin, sa Jollibee niya gusto. Pag sinabi ng babae, gusto mo ng ano? Siya may gusto nun, siya may gusto nun. Ibigay nyo na. Huwag nyo na. Naintindihan nyo? Ganun talaga. Wala tayong magagawa dyan. Nilikha si Lord na ganyan. Sala yung mga ano, natural na budol. Magpabudol na lang tayo. Okay? Kaya sa babae, pag hindi ka pa handang sumunod kay Lord dyan, si Lord ang sinusunod mo dyan, ha? Hindi yung asawa. Nagpapasakop ka para kay Lord. Okay? Ngayon, sasabihin ng iba, hindi! Irerespeto ko na lang siya. Pagka-respeto na siya, sandali, walang ganun sa utos ni Lord. Eh. Walang ganun condition ni. Okay? Hindi! Imamahalin ko na lang siya. Pagkamahal-mahal na siya, walang ganun condition eh. Utos yan eh. At si Lord, hindi siya presidente. Isa yung presidente na vo-vote out. Hindi presidente si Lord, hari siya. Hindi na vo-vote out ang hari. Pag nagsalita ang hari, hindi mo pwede pagdebatihan. Batas ang salita ng hari. Kasi alam niya, ang pinakamainam para sa nasasakupan niya. Hindi lang tayo nasasakupan, siya gumawa sa atin eh. Okay? Nakakita na ba kayo ng computer na nakikipagdebate sa programmer? Hindi, di ba? Okay. Ngayon, sa mga anak, ang sabi ni Lord, ito, Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is what is good. Tapos, sabi pa niya, honor your father and your mother, this is the first commandment that has a promise. May sasabihin ako sa inyo tungkol sa commandment, ha, sa utos, okay? Makinig-inig, ha? Si Lord, pag nag-uutos siya, hindi niya in-explain kung bakit. Pero across the decades, no, the centuries, makikita ninyo ang talino ng Diyos, sobra. Okay? Yung scripture, hindi ito putso-putso. Hindi ito, mahirap tong tsambahan. Bakit? Sa Leviticus, ang sabi ni Lord, nung binaba niya na yung utos, babaan na yung utos, di ba may 10 commandments, tapos may 613 laws para sa mga Hudyo. Sabi niya, bawal nang mag-asawa ng pinsan. Bawal. Bawal ang ka-family up to the fourth generation. Bawal. Noon lang niya binawal yun. Panahon nila Adan, pwede. Pagdating sa Leviticus, ang sabi niya, hindi na pwede. Bawal na. Hindi niya in-explain kung bakit. Ngayon, mag-asawa ka ng pinsan, ano mangyayari? Yung anak ninyo magkakaroon ng Down syndrome. Mataas ang chance na magkaroon ng mental defect yung anak ninyo pag close blood ties kayo. Ibig sabihin, Leviticus pa lang, nakita na ni Lord, marireach na ng human genome yung kanyang limitations. Kaya pinagbawal niya na kasi magkakaroon ng negative effect. Oh, sabi ni Lord sa Leviticus, pag maghuhugas ng kamay, kailangan running water. Hindi pwedeng sa basin, tas doon ka na maghuhugas, tas tapos na. Hindi, kailangan running water. Lalo pag maghuhugas ka ng sugat, pag ceremonial washing, kailangan running water, monthly period, kailangan umaagos yung tubig. Hindi niya in-explain kung bakit. Bago na-discover yung microscope, sa US, ang daming namamatay na nanganganak. Kasi, yung doktor, pagkapanganak, maghuhugas lang ng kamay sa planggana. Tapos, magpapaanak na naman siya, maghuhugas na naman, magpapaanak, yung mikrobyo, lipat ng lipat. Kasi pagbalik niya doon, nandun lang yung mikrobyo na iipon doon.
Wala pang microscope, hindi nila alam, meron palang hindi nakikita ng mata na ang tawag microorganisms. Dati pa sinabi ng Leviticus, huwag kang maghuhugas sa basin, sa running water ka maghugas. Hindi in-explain kung bakit, pero na-discover ng modern science kung bakit. Sabi sa Leviticus, pag may nakakahawak ang sakit, mag-isa ka lang dapat, tapos lahat ng ginamit mo andun lang, tapos on the seventh day, titingnan ka ng priest, titingnan kung gumaling na, pag gumaling na, 7 days ka pa ulit, hindi ka pwede lumabas. Tapos pag lumabas ka, magaling ka na, magse-ceremonial washing ka sa running water, okay? Bago ka i-accept ng community para wala kang mahahawa. Tapos lahat ng ginamit mo, susunugin. Nung nagka-pandemic, 7 plus 7, 14. Nung nagka-pandemic, ilang araw ang quarantine? Naintindihan nyo? Kaya pag sinabi ni Lord, asawang babae, mahalin mo yung asawang lalaki, huwag ka na magtanong kung bakit. Alam ni Lord yun ang pinakamaganda. Magpasakop ka sa kanya. Sabi nyo magpasakop. Yung lalaki, mahalin mo yung babae, sabi nyo mahal. Kasi yun na yun. Okay? Huwag mo nang tanungin. Igalang mo ang iyong ama't ina. Hindi. Hindi sila agalang-galang. Igagalang ko sila. Pagkagalang-galang na sila. May ginawa sa aking masama yung magulang ko. Hindi ko sila igagalang. Sabi sa Bible, honor. Sabi nyo honor. Ano yun? Alam nyo, ang pinakamalaking honor na pwede nyo ibigay sa mga parents nyo, tanong nyo ano? Maging honorable kayo. Halimbawa, na teenage pregnancy ka, hindi naman yung nanay mo na buntis eh, pero yung nanay mo napapahiya. Kung naging addict ka, tumigil ka sa pag-aaral, naging addict ka, hindi naman ikaw lang napapahiya, pati tatay mo. Hindi naman yung tatay mo humit-hit, ikaw. Pero nasira pangalan niya dahil sa'yo. Tama? Naintindihan nyo ba? Ngayon kung dumaan kayo diyan, kayang patawarin ni Lord yan, huwag kayo mawala ng pag-asa, hindi ko kayo pinipersonal, wala akong alam sa inyo, okay? Ngayon, pag inayos mo buhay mo, naging marangal kang tao, hindi lang din ikaw ang napaparangalan, pati sila. Naintindihan nyo? Sige, palakpakan nyo si Lord. Sabi, parangalan mo ang magulang mo. Tapos, di ba hindi siya nag-i-explain kung bakit? Tapos, isang utos lang ang nilagyan niya ng hindi explanation. Promise! Sipin nyo gano'ng ka-special yun. Lahat hindi niya nilagyan. Wala siyang sinabi, huwag kang papatay. Pag hindi ka pamatay, ito ang mangyayari, mapapagaan buhay mo. Hindi. Pero pagdating sa magulang, nag-promise siya. Sabi niya, pag ito, sinunod ninyo, gaganda buhay niyo. Tanong, si Lord ba? Sumusuway ba sa promise yan? O ngayon, o, balik tayo. Sino nag-utos niyan? Si Lord. Hindi lang yan, marami pang inutos si Lord. Alam nyo ba maraming inutos si Lord na sinusuway natin ang hindi natin alam? Sa Bible, may dalawang klase na instructions. Utos, tsaka yung suggestion, pag hindi mo sinunod, suggestion lang yun eh. Halimbawa, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7, it is good not to marry. Mas maganda wag nalang mag-asawa. Suggestion niya lang yun, hindi yun utos. Kasi pag nag-asawa kayo, dadaan kayo sa maraming hamon ng buhay. And I want to spare you this. Sabi niya, it is good for a man not to marry. Because those who marry shall face many troubles in this life, and I want to spare you this. But if you cannot control yourself, by all means marry, it is better to marry than burn in passion. Okay, sa Tagalog, mabuti na lang single kasi magagawa mo lahat para sa Panginoon, wala ka ibang responsibility. Kasi pag nag-asawa ka, dadami problema mo. Marami kang problema ang haharapin pag nag-asawa ka. Tapos sabi niya, pero pag hindi mo mapigil yung sarili mo, aba mag-asawa ka, mas mabuti mag-asawa kaysa magkasala. Hindi nyo yung naririnig sa kasal. Ako, may lisensya ako magkasal eh. Pag nagkakasal ako, isa yan sa mga una kong binabasa eh. Ten, 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 ten. Welcome! Let's read. Those who marry shall face many troubles in this life. Hallelujah! Kaya pag may nagsasabi, Pastor, may problema ako sa asawa ko. Amen! Yun talaga yun! Yan ang pinasok mo! Congrats! Okay. Ngayon, tapos na tayo. May natututunan ba kayo? Last na. Okay. Ulit, sabi ni Lord, mahalin mo ko ng higit sa pagmamahal mo sa lahat. Paano? Depende. Kung anong area ng buhay mo, itanong mo kay Lord kung ano sinasabi niya tungkol doon, tapos sundin mo. Lahat yan meron. Relationships, trabaho, business. Paano mag-business? Sabi sa Proverbs 11, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay ang katapatan. So, ibig sabihin, huwag kang manggugulang sa negosyo, huwag kang mandadaya, okay? Sa buhay, ang gusto ni Lord, dapat masipag. Sabi niya sa Proverbs 6:6, tinan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay niya'y masdan mo nang ikaw ay mamulat. Lahat merong sinasabi ang Bible, lahat. Sa kalusugan, sabi ni Paul, hindi niyo ba alam, templo kayo ng banal na espiritu? Ang sumira sa temple ng banal na espiritu, ibig sabihin, huwag mo abusuin sarili mo, huwag ka magbibisyo, temple ka ng Diyos, pag sinira mo yan, kinalaban mo ang Diyos. Ano pa? Ito ay memorize nyo ha. We're gonna end with this. Kasi, okay, mamahalin ko si Lord, susundin ko yung sinasabi niya. Ang tanong, ano yung sinasabi?
Dito tayo nagkakatalo. Kaya may makikita kayong mga Christians, ba't ganyan yung buhay niya? Bakit? Ba't ganyan yung buhay? Ba't ganun? Ba't ito ang ano niya? Ba't ang powerful niyang Christian? Bakit? Dito nagkakatalo. Okay? Sa dinami-dami ng pwedeng ibilin ng Diyos kay Joshua, nung papalit na siya kay Moises, isipin mo, papalit ka kay Moises? Si Moises humati ng dagat, ikaw ang papalit. Isipin mo gano'ng kahirap yung papalitan mo? Hirap nun, di ba? Pag binasa niyo yung Book of Joshua, sobrang hirap ng calling ni Joshua. Meron siya isang araw, dalawang gera. Isipin nyo, gano'ng kalakas si Joshua, isang araw, dalawang gera. Tinapos niya lahat talaga, pinilit niyang matapos lahat. Kaya pagdating sa dulo, sa Joshua chapter 21, verse 45, ang sabi ni Lord, sa book ni Joshua, ang sabi ni Joshua, not one of the Lord's good promises to Israel failed. Every one of them were fulfilled. Pero bago ma-fulfill yun, kailangan ilaban ni Joshua. Sabi ni Lord, sa inyo na tong ano na to, Kanaan, sa inyo na to. Sa inyo na to ha, anong gagawin? Kunin nyo. Sino yung mga nandun? Mga higante. Kaya paulit-ulit si Lord kay Joshua, sabi niya, huwag kang matatakot, kasama mo ko, huwag kang matatakot. Pero itong unang bili niya, Joshua chapter 1 verse 8, at ito iiwan ko sa inyo. Okay? Kasi kung gusto niyong mahalin si Lord, imposible mong mahalin si Lord nang hindi sinusunod yung mga utos niya. Paano mo malalaman yung mga utos niya? Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Sa Tagalog, huwag mong kaligta ang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Mahal mo ko? Sundin mo yung sinasabi ko. Nasaan? Andito. Alamin mo. Tapos kung nasaan ka banda sa buhay mo, hanapin mo kung ano yung sinasabi ko, sundin mo. Pag yung ginawa mo, mahal mo ko. Pag mahal mo ko, mamahalin ka rin ng tatay ko, sa inyo kami titira. Wala kang katalo-talo dun. Okay? Marami tayong ginagawa sa isang buong maghapon, pero i-prioritize nyo si Lord. Ha? Kung may Netflix kayo, meron kayong mga games, meron kayong mga reading at kung ano-ano pa, meron kayong mga workout, meron kayong mga training, meron kayong schooling, meron pa kayong mga hobbies, no? Pero on top of everything, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kaya pala sobrang importante niyan kasi yan yung pagmamahal na tinatanggap at hinihingi ni Lord. At kung mahal mo si Lord, wala kang katalo-talo dyan. Amen? Sinabi ko na sa inyo kung paano mahalin si Lord, anong hinihingi ni Lord at paano siya mamahalin, nasa sa inyo na yan. The ball is in your court now. Let's pray. Lord, maraming salamat po. We thank you so much, Lord God, for your goodness and mercy and kindness. Salamat po, malinaw po sa amin na mahal mo kami at malinaw po sa amin ang mga paraan kung paano mo gustong mahalin. Dalangin po namin, tulungan mo po kami. Sabi mo po sa iyong salita, Lord, it is you who gives us the capacity, Lord God, the desire and the capacity to do good, Panginoon. At kung kulang ng karunungan ng sino man sa amin, humingi kami sa iyo at kami bibigyan mo sapagkat ikay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Maraming pong salamat. Lord, at sa lahat po, Panginoon, na may mga pinagdadaanan dito, Lord God, teach us, Lord God, to cast all our cares upon you because we know you care for us. Marami pong salamat. All glory to you. In Jesus' name. Amen. 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 Woo! Hallelujah.